Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Biyernes, sa 2nd linggo sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulo kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng lahat ng kaluluwa ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa intensyon ni Tita Esther Luansing Elepaño at ni Tita Virgie Cano sa kanilang pagpapasalamat. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay, bilang tagapamagitang kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nangangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautosan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap ng isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpapunyagin ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos.
Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagpatapos, ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang tanging aking mithii, Panginoon, makapiling. Ang tanging aking mithii, Panginoon, makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithii, Panginoon, makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at iyong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithii, Panginoon, makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginoon, makapiling. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudiyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol.
Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Uli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kasama nating kababayan mula sa iba't ibang bansa. Dumating na po ba sa buhay ninyo yung nasabi ninyo sa inyong sariling, parang sinusubok ako ng Diyos? Kapag ka patong-patong ang inyong utang, tapos hindi nyo alam kung saan kukuha ang pambayad. Yung pagkagabi, kayo na lamang ang gising, yung napapaiyak kayo, tapos sasabihin ninyo, parang ako'y sinusubok ng Diyos. O halimbawa, sa inyong mga nag-iibigan, yung pagka dumadating ang mga pagkakataong nagdududa, parang ako'y hindi niya mahal, parang may iba siyang tinitingnan, para yatang ako ay talagang sinusubok ng Diyos. Mga minamahal, sa mabuting balita ngayon, sinubok ng Diyos si Felipe. Maraming taong dumadating at ang sabi ng Panginoon, saan tayo kukuha ng pagkain para sa mga mahigit 5,000 ito? Pero maliwanag na sinabi ng mabuting balita, sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam niya kung anong kanyang gagawin. Maraming pagkakataon sa buhay natin, mga minamahal, sadyang sinusubok tayo ng Diyos. Kapag ka iniisip mo kung anong mangyayari sa iyo pag ikay may sakit, o ang iyong anak may pinagdadaanan, hirap na hirap sa pag-aaral, nanganganib ka sa trabaho, gusto mong umalis ng ibang bansa na hindi mo magawa, tapos may pangangailangan kayo sa pamilya, maraming bayarin, sinusubok tayo ng Diyos. Pero hindi po tanong kung ano ang pagsubok. Ang tanong ay, paano ka tumutugon sa pagsubok? Sapagkat tayo pong mga Katoliko, mga minamahal, huwag nyo nga asahan ang ating buhay ay laging masaya. Hindi po totoong ang buhay ay laging masaya. Lalo tayo mga Katoliko, bakit? Abay, ang Diyos po na ating sinusundan ay namatay sa krus. Ang Diyos na inyong sinasamba, ang Diyos na inyong nilalapitan, ang Diyos na inyong pinagdadasalan, nagpakasakit at namatay sa krus. Kaya aasahan ninyong sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo, sadyang katambal natin ang paghihirap. Hindi may mga pagkakataon ngang nalutas mo na ang isang iyong problema, maya-maya may dadating na naman. Parang laging sinusubok ng Diyos. Ay anong tugon mo sa pagsubok? Sabi po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 869. Bahagi ng pananampalataya ang pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba at pananalangin. Bahagi ng buhay bilang Kristiyano, yung kapag ka nahihirapan ka, kayo ka ganatakbo? Yung kapag ka may sakit ka at hindi mo alam kung anong kagalingan, kayo ka ba pupunta? Yung kapag may pinagdadaanan ka at problema, kayo ka magdadasal sa Diyos? At bahagi po iyon ng ating pananampalataya. Tugon natin sa pagsubok ng Diyos ang maging tugon natin kapag tayo'y nakakaramdam na patay nahihirapan, para bagang ang dami-daming problema, paanyaya ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Oo, tama po, mga minamahal. Sasabihin niyo sa akin, Father, kapag ka naman may problema, kailangan naman ako ang gumawa ng paraan. Totoo po iyon. Pero kalakip lagi ng ating ginagawang paraan, kalakip lagi ng inyong mga pinagdadaanan, ang malaking pagtitiwala sa Diyos.
yung ginawa mo ang iyong bahagi, pero ibinibigay mo ang iba pang bahagi sa Diyos. Ganoon po tayong mga nananampalataya. At sa mga pagdating ng mga pagsubok, sa pagdating ng problema, sa pagdating ng mga pinagdadaanan, sa napakaraming isipin sa buhay, lagi niyo pong isaalang-alang na ito'y paanyaya ng Diyos na tayo'y magtiwala sa Kanya. Sapagkat karanasan din naman natin yung kapag ka natapos ang isang problema, salamat sa Diyos nakaraos. Salamat sa Diyos nakatapos. Salamat sa Diyos nakautay-utay sa problema. Bagamat alam mong may mga parating uli, pero kapag ka lumalalim ka sa pagtitiwala sa Diyos, inihahanda ka nito para sa mas marami pang mga problema at pagdadaanan sa buhay. Mga minamahal, sa ating buhay pananampalataya, hilingin natin sa Diyos na tayo'y mapuno ng pagtitiwala. Mamaya sa komunyon, pagtanggap ninyo sa Kanya, inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng isang buhay at pusong nagtitiwala sa iyo, upang sa akin laging paglapit sa pagdadasal at pagsamba, mapuno ako ng pagtitiwala, nang sa gayon, lahat ng aking pinagdadaanan, lahat ng aking suliranin, lahat ng aking pasanin, ay mabuhat ko ng may pagmamahal, bahagi ng aking malaking pagtitiwala, nagagaan ng mga ito na ipagkakalob mo sa akin sa takdang panahon. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayanin, ito din ay tumahimik, na ang pon ay tumimik, bilang hukong natin. Alleluia, 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 alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya ang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana sa
kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakalit sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinapay na ating hain ang tinapay.
tinapay at ang alam na nagbibigay na kaligtasan. Jesus es via sequo amor in eterno Christus. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Si Cristo ay tanggapin sa tinapay na ating ahing ang tinapay at ang alak na nagbibigay na kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
Sa paligid ng ating simbahan, may makikita kayong QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang mga hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private information sa ibabahagi sa amin. Ang inyong pakikisay malaking tulong sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa natin ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung ng una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiin niyo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, mabuhay sa pagtitiwala kay Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.